Ayan. And for today's video, ay pag-uusapan natin ang aking mga dapper cards. So, sino ba itong mga dapper cards kong ito? Walang iba kundi ang Justice League. Ayan, ang Justice League. Barkado pa yung Justice League. My God. Joke lang po, hindi ko talaga sila kabarkada kasi sila yung mga famous, the best, eh syempre at tayo ay isang aspiring vloggers pa lamang guys. So, please don't forget to subscribe my channel. Ayan. So, pag-usapan nga natin si Man of Steel na si Superman. So, sino ba ito si Superman, diba? So, I think everybody knows about him na si Superman ay si Man of Steel na galing sa bansang Titan. Ayan. And then, napadpad siya sa Pilipinas. Napadpad siya sa at sa planetang Earth. Ayan. At saka, yun na nga. So, actually, sa lahat ng pinanood ko, guys, kalimutan ko na yung para ba siya nagsimula. Kasi, mas marami akong naintindihan kung paano siya tumutulong sa kapwa. And talaga namang napaka matulungin itong si Superman, diba? And, ayun, love life niya si Lois Lane. Ano pa nga ba? So, bitter. Hindi ako bitter, guys. Okay lang yun. Kaya, everybody deserves to be happy. And I'm hoping for the best of them po. Char. Ayan, so alam nyo ba na si etong Superman ay since 1948 may Superman na, guys. Ayun. Ito ay pinagbidahan ni Mr. Kirk Allen ng 1948 hanggang 1950. At ang title ng movie nila ay Atom Man versus Superman. Tapos nasundan din ito, guys, kagad kasi syempre bongga si Kat, si Superman, maraming nanonood. So ito ay nasundan nung 1951 hanggang 1958. Actually, I think it's dalawang ano siya ni Mr. George Reeves. 'Yon, yung Superman and the Mole Man at saka Adventures of Superman. So, di ba? Ano talaga, since noon-noon pa ng panahon pa ng Hapon, char, may Superman na talaga. Yun. Kaya lang hindi sila nagkakitaan kasi nasa Amerika si Superman. Panahon naman ng Hapon, syempre, nasa Japan sila, char. Ayun, and then, ito na pagbidani ni Mr. Christopher Reeve noong 1978 hanggang 1987 ng Superman, The Fourth, The Quest of Peace. Ayan. So, kailangan daw hanapin ng peace. Kaya, yon. Pero, maganda talaga yan, guys. Kasi, ang pogi-pogi talaga ni Christopher Reeve. As in, bunggahan talaga. And then, nasundan ni David Wilson noong 1975. Noong medyo comedy naman to, guys. Yung It's a Bird, It's a Plane. No! It's Superman! Ayan, diba? Medyo comedy itong pag-Superman na to. And then, followed by Dane Cain noong 1993 hanggang 1997, Lois and Clark, The New Adventures of Superman. So, dyan na nga pumasok si Lois, ang kanyang love life. Bitter talaga! Hindi ako bitter, guys. Hindi ako bitter. Love ko talaga Superman at saka si Lois Lane, promise. And then, followed naman ni Tom Welling noong 2001 hanggang 2011. Ano naman to? Superman series ng Smallville. Ayan, sa mga medyo English-English na mahilig mang English-English ng ano, ang teleserye nila sa Smallville. Ayan. And then, followed by Brandon Root noong 2006, ang Superman Returns. The Superman Returns. Ayan. At siya ay noong 2006. And then, ang panghuli ay si Henry Cavill noong 2013. Yun ay yung Man of Steel. Hanggang ngayon. Diba yung meron silang last, ano na, nanamatay siya, tapos nabuhay siya ulit. Diba? Yung kasama na niya si Batman. So, siya pa rin yun. So, ayan guys. Yan ang ikukwento ko about kay friendship nating
Man of Steel na tagapagligtas na si Superman. Ayan. At syempre nga guys, at alam naman natin na si ang lakas ni Superman ay titanium. Sing tatag siya ng titanium. Ganun siya kalakas, guys. Siya ay titanium steel plate. Char! Titanium steel plate. Ayan. And tsaka yung ano niya, yung kalaban niya or weakness ni Superman ay ang kryptonite. Kaya bawal sa kanya ang kryptonite, guys. Bawal na bawal. So, ang next natin ay ang isa ko pang hindi masyadong friendship. Pero friendship na rin ng very, very light kasi mayamanin nga siya. So, eto ay si Batman. Ayan, si Batman. Siya ay si Bruce Wayne. Yan. Actually, guys, eto, ikikwento ko lang. Eto si Batman, talagang wala naman talaga siyang superpowers. At yung mga fanatic ng mga Justice League heroes, talagang kilala naman talaga na itong si Batman nga ay hindi naman talaga siya, ano, hindi naman talaga siya, wala siyang superpowers, pero may super brainy, super money siya na kaya niyang bilhin yung mga state-of-the-art gadgets na gusto niya, nakakapag-isip na siya kung paano yung maging kakaiba. At saka kasi, ikikwento ko lang kasi guys, yung buhay ni, ano, no, yung mga medyo nakalimutan na yung history nga neto ni medyo kunyohin kong friendship na si Batman. Ano kasi siya, nung maliit, yung bata pa lang siya, nagwelga kasi yung mga medyo mga bad guys dun sa lugar nila. So nakalimutan ko yung lugar nila. But anyway, may mga, eto kasing si Joker, diba? Yung psychotic na si Joker. Parang naging ano kasi, naging figure siya ng mga salbaheng tao dun sa lugar nila. So, etong dalawang lalaki ngayon, nagmaskara ng mukha ni Joker. Tapos, tinambangan ngayon yung nanay at tatay ni, ano, ni Bruce Wayne. Actually, magkasama sila, tapos pinatay at pinagnakawa. Kaya yun. So, ayun, parang nainis si Batman at saka gusto niya talagang ipaghiganti yung mga magulang niya. Kaya, iyon, nakuha niya yun, na-inspire siya sa paniki dun sa kuweba na malapit sa mansion niya. Iyon, tapos, kaya siya naging Batman. Diba? Ayun, at saka syempre, hindi natin iwawala. Alam mo na ko guys. Ayun, hindi natin iwawala sa listahan kung sino-sino ang mga actors na gumanap bilang Batman. At ito ay si Louis Wilson ng 1943. So nauna pala si Batman, guys, kaysa kay ano, no, kay Superman, bunggahan talaga. Pero ay naging friendship naman sila, eh, 'di ba? At noong Columbia Serial. Ah, so series pala ito dati. Tapos, no, si Robert Leary noong 1949, Batman and Robin. So, yun na nga, yung, di ba may sidekick siya, yun si Robin. Pero hindi ko siya masyadong fan. Mas fan ko talaga si Batman kasi siya yung mayaman. Mayaman. Ayan, at siya si Adam West noong 1966 hanggang 1968. Ayan, Batman the series. So, siguro ano to, hindi pa ako buhay guys ng panahon na yan kasi pinanganak ko noong 1987. So, sundan natin ay si Michael Keaton noong 1989. Yan, buhay na ako dyan guys. I am 2 years old na dyan. And si Val Kilmer noong 1995. And si George Clooney, Batman and Robin. Hindi ko na-research guys kung kailan, anong taon ito. And then si Christian Bale and then followed by Ben Affleck nung 2016 hanggang sa kasalukuyan. Ito na yung Batman versus Superman Dawn of Justice. Ito yung palabas guys na namatay si ano diyan. Si sino ba to? Si Superman namatay siya diyan. Oo, kasi syempre parang akala niya kasi na etong si Superman, kalaban
kalaban niya. Kaya parang nilabanan ni Batman ito si Superman. Tapos pala, meron palang iba pala yon. Tapos may kalaban. Tapos yung kalaban na yon, yun na nga yung malakas yung kryptonite na dala niya. Yun yung nakapagpatay kay Superman doon. Pero at least lumaban talaga sa huling hininga ni Superman. Lumaban talaga siya dyan, guys. And naiyak talaga ako kasi hindi ko talaga makapaniwala na namatay siya. Pero don't worry, guys, kasi meron yun sa panibagong series na yung nandun na sila Wonder Woman, ganon, na binuhay siya nung dahil dun sa Pandora's Box. Ayan. Dapat yung panoorin yun, guys. Maganda talaga yun siya, guys. Promise. At saka, so, syempre, pangatlo naman sa listahan ay ang kasing ganda ko. Ganda ko. Pagbigyan nyo na ako, guys. Please, pagbigyan nyo na ako. As in, gusto ko din naman mag-feeling na maganda ako. Joke lang. Ayan, sino pa nga ba kundi ang maganda at sexy at bonggahan talaga na palaging muse ng bayan na si Wonder Woman. Ayan, sino bang hindi nakakakilala kay Wonder Woman, no? Talagang kahit ako napaka, I am a big fan of Wonder Woman at saka yung ano niya na si Gal Gadot kasi talagang, alam mo yun, napaka-swabe talaga ng ng action, yung girl power talaga, guys. Ayan. So, brief history lang nito ni Wonder Woman. So, etong si Wonder Woman, ay nanay nga lang siya kasi isa siyang Amazonian. So, doon sa lugar nila, nakalimutan ko, ano bang pangalan ng lugar nila? Basta dun sa lugar nila. Tapos, na ang tawag sa kanila dun sa mga tao doon, sa mga babae, actually, walang, no man island, lahat dun babae lang, guys. So, sa lugar nila na ng Diyosa yun. So, etong si Hippolyta, si Queen Hippolyta, yung nanay niya, naghulma ng putik na, na parang tao-tao, ganon. Hinulma si Wonder Woman. Tapos ito naman ay binigyan ng buhay at kapangyarihan nga naman ni Zeus. So syempre, sino ba si Zeus? Siya lang naman ang goddess of lightning. Siya yung goddess of all gods. Yun, sa Greek mythology, guys. So binigyan nga niya to ng kapangyarihan at buhay itong si Wonder Woman. Ito, ang pangalan ni Wonder Woman kasi doon ay siya. Ang totoong pangalan nga niya, guys, ay si Diana. So, siya si Princess Diana, ang nag-iisang anak ni Queen Hippolyta ng Amazon. Ayan. Tapos, ayun, diba, doon sa unang, sa Wonder Woman na pinalabas niya sa kanya, yun nga, kalaban, kailangan niya, siya kasi ang nakatakda na pumatay kay Ares. Yun naman ang God of War. So, pag napanood nyo, guys, ang Wonder Woman, or sa mga nakakanood, talaga, ang ganda talaga ng stunts nila doon. At saka, talagang, magaling din talaga si Ares na deceiver. Kasi talagang, hanggang sa huli talaga, talagang magaling talaga siya na magpanggap. Ganun talaga, guys. So ingat-ingat din tayo sa pagtitiwala. Oh, my hugot! Yan. Pero totoo talaga, guys. Kasi hindi naman lahat ng mga akala natin na mabait is mabait nga talaga. So, minsan kasi nagta-take advantage lang din sila sa atin. So, eto na nga. Siya ay siya ay tinuring na Princess Diana ng Themyscira pala yung lugar nila. Yun yung lugar ng tapos ang pangalan ng mga tao doon is Amazonian. Yun. Tapos pero Themyscira yung lugar nila. So, sino ba, actually, guys, sa buong kasaysayan, dalawa lang talaga ang
nag-foreplay ng character ng Wonder Woman. Ito ay si Miss Linda Carter nung una pa talaga panahon, The New Adventures of Wonder Woman at saka si Gal Gadot nung ito nang latest. So ito si Linda Carter naman talagang sobrang ganda din, guys. Yung panahon niya, naku, as in napaka-sexy, napakaganda. And take note si Linda Carter, siya din yata yung nag-play ng role ni Cleopatra, which is isa siya, 'di ba, sa mga queens of Egypt. Na talaga namang ang ganda-ganda niya talaga, guys. So ayun nga, yan ang ating brief na kwento about sa aking friendship na laging muse na si Wonder Woman. Ayan. And ang pangatlo naman natin, guys, ay si Hal Jordan ng The Greatest Green Lantern. So itong Green Lantern, guys, matagal na tong palabas na to, early 20s ito. Pero hindi ko nga alam, guys, kung bakit hindi na to nasundan itong Green Lantern, which is napakaganda naman yan, napakaganda ng kwento. I mean, kapag yung sa mga nakanood na, talagang maganda naman talaga siya. Hindi ko lang alam kung bakit nagkaroon ng sequel. Hindi na nagkaroon talaga ng sequel. Maganda naman talaga ang kwento niya. Kasi ang kwento nun, guys, nung bata pa yun si Hal, piloto kasi yung tatay niya. Nung malit-malit siya, namatay mama niya. Tapos, pero nung nakita, medyo nagkaisip na kasi siya, namatay yung papa niya. Nakita niya talaga yun, guys, kasi piloto kasi yung tatay niya. Tapos nung palanding na yung tatay, palanding na ba yun? Basta nasa eroplano, nag plane crash yung eroplano na sinasakyan ng tatay niya. Ayun, tapos kitang-kita ng dalawang mata niya yun ni Hal. Kaya parang talagang na-trauma siya, tapos feeling niya kasi nag-iisa na lang siya kasi syempre bata pa siya noon, tapos parang idol niya siguro ang tatay niya, 'di ba? So ayun nga, yung parang naging medyo pasaway siyang bata, pero talagang sa loob naman ng puso niya talagang mabait talaga siya. So ayun na nga, hanggang sa lumaki na siya, nakapagtapos na siya. So ang inano niya ngayon, naging piloto din siya kagaya ng tatay niya. So naging pilot siya ng isang test pilot siya, yung pataasan ng pangalan nito, ng lipad sa pataas. Tapos kasi parang may pagamatigas kasi talaga ang ulo ni Hal. So lumagpas siya doon, tapos edi syempre parang hindi na nakayanan nung eroplano, kaya yun, so napagalitan siya pagbalik nila ng office nila. Napagalitan siya, tapos may nasuntok siya na kasamahan niya nga sa trabaho, kaya ayun, natanggal siya, na-suspend siya. Tapos on the other way naman, kung bakit siya naging Green Lantern is ito. Meron kasing alien may isang alien na siya talaga yung Green Lantern noon. Kasi maraming klase ng Green Lanterns, guys. Isa silang mga sundalo may green na singsing. Tapos yung singsing na yon ay may kapangyarihan noon. Yon. At yun ay chinose ka kasi as Green Lantern, so magkakaroon ka na ng kapangyarihan. So anong maiisip mo, yun ang magiging form mo ngayon. So kunyari, mag-iisip ka na maging kotse ka, green ka nga lang, yun. Yun yung kapangyarihan ng Green Lantern. Pero syempre, ginagamit nga ito sa kabutihan. So, yung meron kasi yung parang mga console din ng mga sinauna pa na tagabantay nung parang
yung parang green na power na yun, na lahat ng sources ng powers ng mga Green Lantern sa buong universe yun, guys, sa buong universe yun. So, buong universe ang sakop ng mga sundalo ng na Green Lantern. Ayun, pero meron silang isang matinding kalaban. Yun yung nga yung power of fear na sinasabi, yung parang yellow naman ang kapangyarihan niya. Tapos sa sobrang lakas niya, guys, as in talagang, pero natalo naman talaga siya ng mga Green Lantern. Yun. Pag napanood nyo, guys, kasi ang tagal-tagal ko na napanood yung Green Lantern niya, pero talaga ang ganda niya talaga, guys, promise. Magandang kwento ng Green Lantern. Pero hindi ko nga lang talaga maintindihan kung bakit hindi na nasundan talaga ang Green Lantern, which is napakaganda namang pelikula nun. Sana naman masundan ninyo ng sequel kasi talagang maganda talaga siya, guys, promise. Ayan, at so ang susunod nga natin ay ito si Barry Allen, ang The Flash. So, si The Flash, alam naman natin na ang ano niya is parang makidlat siya, mabilis. Talagang meron siyang ano, parang snap lang. Talagang galing dito, papunta doon, talagang ganyan lang yun. Ganun siya kabilis, guys. The Flash nga, di ba? Ayan. So, sino ba tong si The Flash na to? Ito si Barry Allen. So, si Barry, etong ang si Barry, ano siya, ano kasi to siya, isa to siyang scientist. So, nung nasa laboratory, yung paano niya nakuha, guys, yung kapangyarihan niya na The Flash, ha, yung kwento ko lang. Ito kasi, may ginagawa siya dun, may inaano siya sa laboratorio niya na mga chemical nung panahon na yon. Tapos, kumikidlat, ano, may bagyo, ganun. Ano, natamaan siya ngayon, guys, ng kidlat doon sa laboratorio niya. Tapos na, syempre, nabasag yung may chemical doon na nabasag. Napunta ngayon sa kanya. Tapos nanginig siya. Ngayon, yun nag-start ang kapangyarihan ngayon ni The Flash. Kaya yun na siya. So, actually, guys, ang kapangyarihan lang naman talaga ni The Flash ay pagiging mabilis. Kaya nga, di ba, yung napanood nyo yung magkasama nga sila Wonder Woman doon, sila Aquaman, sila Cyborg, tapos binuhay nga nila yung si nakalimutan ko lang talagang ang anong title nun, guys. Pero maganda din yun ni matagal na kasi, alam mo naman, pag nagkakaedad, medyo napuburol na ang memory. Ayun, basta yun doon, di ba siya yung parang may mga tao kasi na kinidnap yung mga alien nung para naghanap ng Pandora's box. Kaya yun siya yung isa, sinabihan kasi na siya noon ni Bruce Wayne, yun ni Batman na kung kaya niya ba na i-transfer yung paisa-isa yung mga ano, sabi niya save one. So yun nga ang ginawa niya, paisa-isa niya na kinukuha yung mga host o yung mga kinidnap doon papalayo doon sa mga alien. So yun, maganda naman talaga ang ano, maganda din talaga ang kwento ni The Flash. Pero hindi ako honestly lang, guys, ha, hindi ako ganun ka 100. Siguro mga 80% lang ako na fan sa kanya. Ayan. So, at ang actor na gumanap sa no, which is si Kat, is si Grant Gustin. Yan ang ano, actor na gumanap sa papel ni The Flash. At saka syempre, ang ipang-anim sa atin ay si Martian Manhunter. Actually, guys, itong Martian Manhunter, hindi siya nagkaroon ng pelikula pa talaga na yung parang yung pagkagaya nila Batman, nila Superman, nila Wonder Woman, ni The Flash, ni Aquaman. Hindi pa siya nagkakaroon talaga ng yung movie talaga. Pero parang inaano na may upcoming, maybe 2020, late 2020 or basta nabasa ko kasi sa ano na may pinag-aaralan na magkakaroon nga lang ano ng Martian Manhunter. Alam niyo, guys, maganda din yung kwento ng Martian Manhunter, ano, kasi from comics kasi yan siya.
may comics din siya, may cartoons din ng ano ng Justice League. So ayan si ma, yung ano kasi ang kwento niyan, yung lugar ng ang Mars, may ma, nung panahon na nung unang panahon, merong civilization naman daw talaga doon. Tapos ano nga, parang nagkaroon ng laban-laban, nagkaroon ng man, ganun. So eto nga si Martian, ano siya, na ano siya, bale ang pangalan nga talaga niya, tinatawag siyang June Jones. Basta yun na yun, guys. Ayun na nga. Siya lang kaisa-isa nakaligtas no nung ano doon sa Mars, tapos yun nga lumipat nga na napadpad nga siya sa Earth. Tapos edi syempre ano nung napadpad siya sa Earth, so parang gusto niya na maging ano naman siya, yung parang may nakita niya kasi na may sinasalbahe. So ang ginawa niya is nililigtas niya yung mga tao na naaapi, ganon. So ganoon naman talaga ang superhero, guys, no? Pag may naaapi, nandiyan sila hangga't maaari, tinutulungan. Pero ano naman ako, saludo naman ako sa mga heroes na hindi, kahit na minsan hindi kailangan ng humingi ng tulong, eh nandiyan din sila na tumutulong, lalo nga sa panahon ngayon na may COVID. Ayan, 'di ba, na marami talaga tayong mga frontliners natin, mga sundalo natin, mga ano, talagang superheroes din sila. For me, talagang saludo talaga ako sa inyo. And ito 'yung unang nilabas noong 1955. Ayan. At yan nga, ang susunod naman natin at ang panghuli ay si Aquaman. Ayan, sino bang hindi nakakakilala kay Aquaman? Kahit ako naman, crush na crush ko si Aquaman kasi napaka, alam mo yung parang ang personality kasi niya, strong, bubbly, yan, parang malakas ang sense of humor. Hindi naman siya ganun kagwapo, pero mas attractive kasi yung medyo lalaki itsura, tapos may sense of humor, yung parang ano, magaan kasama, yun. Yan si Aquaman, yan ang personality ni Aquaman. So ang Aquaman ay unang nilabas noong 2018. So ayun nga, at binagbidaan ito ni Jason Momoa. So ikwento ko lang, guys, yung kwento ng Aquaman. Ano, sa mga nakakanood na, alam yung ang kwento ni Aquaman, pero a brief discussion ko lang naman na to. Ito kasi si Aquaman, ang nanay niya ay queen ng Atlantis. Kasi itong Atlantis, guys, dati ano to, nasa ibabaw to ng lupa, tapos iba nagkaroon ng parang ang Diyos, kasi parang masyadong advanced ang civilization ng etong Atlantis. Tapos parang yung king nila na si King Atlan. Yung si King Atlan, so parang masyado siyang naging gusto pa niya ng more power. So parang gusto pa niya ng mas pa sa nagawa niya, mas pa. So parang pinarusahan sila ng Diyos ng dagat, kaya ibinaba sa kailaliman ng dagat ang Atlantis. So ngayon, so parang naano nga itong kasi syempre matalino siya, itong si King Atlan, kahit na sa ilalim ng dagat, inano pa rin niya talaga ang Atlantis. Pero parang may feeling guilt ba siya, guys, na ano. So hindi niya pinamana ang kanyang Triton, kasi meron siyang makapangyarihang Triton na hawak-hawak niya ngayon. Ngayon, pumunta siya sa isang lugar na hindi, na pag pumunta ka doon, ang kahit sino man, kahit Atlantean ka pa, hindi ka na makakabalik kung hindi ikaw ang kanyang pinili na maging king.
So eto na nga, itong si Aquaman, syempre pinaano na siya sa tatay niya dahil ang nanay niya nga nung bata pa siya kinuha na nga ng mga Atlantean kasi nga itong mama niya queen nga ng Atlantis, kailangan magpakasal dun sa prinsipe nga ng Atlantis. Hindi pwede siya magpakasal sa hindi siya mag-asawa ng tagalupa. Kasi ito nga ang tatay ni Aquaman ay isa lang namang caretaker ng lighthouse. So pero syempre nagmamahalan sila, anong magagawa, 'di ba? Ganun talaga, guys. Love conquers all. Ayan. So ayun na nga, siya parang inanuhan siya ng may isang babae doon na tapos kasi yung friend nakatiwala nung nanay niya na queen parang sinabi na inutusan kasi na itong si Aquaman nga ay i-train na kahit sa lupa i-train na maging heroes at saka sa pagkikipaglaban ganyan kasi siya nga talaga ang nakatakda na maging hari, na susunod na hari. Kaya lang syempre yung kapatid niya ayaw kasi syempre hindi naman daw siya pure breed, ganun, half breed lang siya, ganun, bakit siya ang maging hari, ganun. So nagkaroon nga ng na para patayin talaga si Aquaman. So nilusob na nga nitong mga tauhan nga nitong kapatid niya na pure Atlantean sa nanay niya. So kasi ang nanay niya kinas out parang pinapatay, tapos nakaligtas kaya napadpad nga dun sa lugar na kung saan yung saan nakatago yung Triton. Kaya lang hindi niya makuha kasi may malaking parang kraken na nakabantay doon. Kaya yun. So ayun, inanuan ngayon nung mga tauhan doon na ayaw din doon sa kapatid ni Aquaman na talagang kailangan si Aquaman na ang kumuha ng trono kasi kung mapupunta nga sa kapatid na salbahe, hindi magiging maganda na ang pamamalakad sa Atlantis. Kaya yon, so ayun, nabuki ngayon na nandun siya, naglaban ganyan. Basta at the end napadpad siya dun sa lugar na nasa ng Triton at nakuha niya yung Triton, tapos ayun, bumalik siya at kinilim niya na at siya nang naging hari ng Atlantis. Ayan. So, para maintindihan niyo talaga ang kwento, guys, so maganda kung panoorin niyo kasi syempre ayoko naman na maumay na kayo sa mga panagkukwento ko. Ayan. So, ayan na guys, sana yung nagustuhan niyo po ang aking vlog, video ngayon. So sa mga hindi pa po nagsusubscribe ng aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell button para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. And syempre don't forget to like and share para updated din ang mga friends ninyo. Ako po ulit si Marian Amor Vlog. Salamat and God bless!